So, ayun na nga mga idol, magandang umaga sa inyo lahat. So, bago natin buksan itong parcel na dumating sa atin, yung sinasabi kong lens ng ating action cam, mga idol. So, bumili tayo ng bagong lens. So, magpapasalamat muna ako, mga idol, sa mga bumibili ng ating mga patoka. Ayan po silang lahat. Ngayon, ang dami, ubus po yung dalawa kong gross ngayon. Almost dalawang gross. So, thank you po ng marami sa patuloy niyong pagsuporta dito sa aking channel at sa aking shop. So thank you po. Apply tayo ng BIR mga idol para dire-diretso tayo at continuous yung ating sales. So ayan mga idol. Thank you po sa mga nag-purchase. Anyways mga idol, maraming salamat po. Sana panoorin niyo po itong video na gagawin natin. So papalitan natin itong lens. Kukumpare natin itong ginamit ko ditong lens mga idol na 90 degree. Dito sa lens ng CCTV. So, tingnan natin kung kakasya mga idol. So, sige mga idol, stay tuned lang kayo. Gaya ng sabi ko doon, last video natin mga idol na naghanap tayo is papalitan natin yung ating action cam dito ng lens. So, ito yung original lens niya mga idol. Ito yung 180 degree angle. Yan. Kung nakikita nyo, medyo siya malaki. So, papakita ko sa inyo mama yung comparison natin. Tapos, meron tayong binili dito mga idol na lens na ang tawag ito, sa CCTV. So, ilalagay ko dito siya. So, titingnan natin kung pwede nga ba siya dito sa ating action cam. Tapos, ipapakita ko rin sa inyo yung kinabit natin dito sa action cam. So, hopefully mga idol, is magkakaroon tayo ng maganda o sana hopefully. So tingnan natin kung ano may resulta natin dito. So, ayun, ito yung tinanggal nating lens, ito naman yung kakabit nating lens. So comparison naman yung threat, pero titingnan natin mga idol yung head nito. Yan o, so wala siyang parang yan, tingnan nyo. So, ito yung kakabit natin. 32 degree angle to mga idol. Tapos, 5 megapixel lang. So, ito is 4K ata ito. So, not sure mga idol. Pero dito naka-indicate mga idol. Siyan ko na lang mga idol kayo ng photo nito mga idol. Tapos natin dito mga idol is, tingnan nyo to. I-open natin mga idol. Yung dapat mangyari sa ating scope cam. So, yan. Kita nyo yan mga idol. Ang liit, di ba? So, kailangan natin siyang i-zoom. Yan. So, yan ayo zoom niya mga idol. So, anong nangyayari? Nagiging pixelated yung ating kuha mga idol. Although, medyo malinaw naman siya kumpara sa dati nating ginagamit mga idol, pero mas maganda kasi kung ganito na siya dati, ganyan na siya dati, yan ay makikita niyo mga idol. Yan, ganyan na siya dati kalaki bago pa natin siya i-zoom siguro para mas kita natin yung ating projectile mga idol na papunta dun sa ating target. Tulad ng sa gamit natin ng Supremo, sa Supremo is hindi siya naging pixelated siguro dahil sa quality ng camera. So ito yung unit mga idol is yung Andur. So ito yung mura lang mga idol. Ito. Yeah. So kung makikita niyo mga idol, pinalitan ko na siya ng lens. So itong lens na 90 degree angle. Nakapasok tayo mga idol sa 180 degree. Mas maliit pa doon yung makikita niyo sa nakita niyo kanina. So tingnan natin mga idol. Samahan niyo ako mga idol kung gusto niyo malaman kung paano natin itong palitan ng ating bagong lens. Tapos kung ano kaya ang magiging result nito mga idol sa ating kuha dito sa ating camera. So tingnan natin mga idol kung kaya natin mapalaki yung image mga idol na hindi pa natin siya ginagalaw yung magnification mga idol. So yun mga idol, stay tuned lang kayo, papakita ko sa inyo ito lahat. So yun, una sa lahat mga idol, bubuksan natin to. So pagbukas nito mga idol, nagawa ko na to eh. So kailangan ko lang alisin itong battery para at least walang sagabal.
Tapos dito mga gilid. Hindi lahat ng action cam mga idol ganito pagbukas. So kailangan nyo din research muna paano natin bubuksan yung ating action cam kung in kaso mga idol na gusto nyo gamitin. Tapos nga pala mga idol, meron pa to dito. Yan o, may salamin pa siya dyan sa loob. Ito. Isa pa yan mga idol na nagkukos ng blur or hindi magandang clarity ng ating kuha. So, tatanggalin na natin yan pagdating ng ating case. So, may binili tayong case. Actually, out for delivery na yon. So, hopefully mga idol is makuha natin yon ngayon habang nag-video tayo. Para sabay-sabay natin sila. Okay? Yan, mga idol. Ito mga idol, pag bago mo pa lang yung bubuksan mga idol, is meron yung parang glue. Nakadikit dyan na color black or parang stick glue siya mga idol na kailangan mo gamitan ng blade para matanggal mo siya. So, ito mga idol, pag natanggal mo na yun, pihitin mo lang ng ganyan. Yan. So, matatanggal mo na to. Make sure mga idol pala, pagpapalit tayo ng lens, is pag natanggal mo na o malapit mo nang matanggal yung ating lens mga idol, is huwag mo siyang iaangat ng ganyan. Kasi ayaw mo may makapasit dyan na kahit anong alikabok mga idol. So tanggalin natin to. Tingnan natin kung bagay yung or pwede yung isa nating lens dito. Kasi kung hindi, ibabalik natin to mga idol. Tingnan natin kung anong kuha nun. Or sa kahit sa thread mga idol. Yan. So bababa mo ganyan. Tandaan lang mga idol. Tapos ito babalik natin sa plastic. Kaya kung may mapasok to na likabok mga idol. So ito naman yun ang bago. Tatayin natin to. So ganito lang. Kaso sobrang haba niya mga idol. Ayan. So try natin mga idol, lagyan ng battery para at the same time na pinipihit natin to, makikita na natin yung clarity. Kung meron nga bang clarity ng video. Ayan o. Ang lapit na mga idol o. Okay. Actually, malinaw na. Hindi pa naman masyado, pero mag-a-adjust na lang tayo. Pihit pa. Tingnan natin kung kaya niya mapalinaw na malalim siya. Pero pag hindi, ibabalik natin siya sa taas para... Ayan. So, malabo siya pag malapit, mga idol. So, try natin dito kung anong makikita niya. Sa ating scope. Ayan. Oh, kung nakikita nyo yan mga idol, pero subukan natin lapit. Yan. Kailangan ayusin na lang yan. So, ibig sabihin, lumapit na nga yung ating lens sa ating scope cam. So, kailangan ko na lang mga idol is ayusin yan at i-set up na maayos. At siguro, ayusin ka na rin yung pagkaposisyon ng camera kasi medyo malapit siya dito. So, i-set up natin yan. Papakita ko sa inyo mga idol kung ano na yung magiging result natin. So, goods yung ating lens. Medyo mahaba lang talaga siya. So, hindi siya pwedeng yan. Angat. So, kailangan talaga nating butasin yung salamin, mga idol. So, para mapagpatuloy natin itong mga idol, kailangan ko na dumating yung ating case para malaman natin kung yung ating action cam, mga idol, na ito is fit doon sa isang case para naman eh. Kung gusto natin ito gamitin ulit travel vlog, so papalitan lang natin siya ng lens, tapos gagamitin natin yung isang case, mga idol. So, yan. So,
Halimbawa, nabuo na. Ganyan siya mga idol. Konti lang naman yung... Yan. Ganyan siya mga idol. So, yun mga idol. Stay tuned lang kayo mga idol. At ayusin ko to. Tingnan natin kung anong clarity ng footage na pwede natin makuha. Wala pang zoom mga idol. So, masyado na siya ngang malapit. Yung mga idol, update tayo. So, ito na siya ngayon. So, yan. Nabutas ko na mga idol. Yung ating... case para dito kasi dumating na rin yung ating biniling waterproof case ng ating action cam. So, fit siya. So, kaya binuntas ko na rin yung nakabit natin dito. Pero, kinailangan ko siya mga idol iangat. Yan. Iangat ng konti para merong angulo yung kanyang footage mga idol. Kasi yung tinatry ko kanina mga idol is medyo nasa gilid siya. Pero ngayon na siya. Ngayon mga idol, subukan natin to. So, mostly, ginagawa natin is baliktad po yung ating pagkakabit. Ganyan. Yun ito. Para nakikita natin o madali natin siya makita habang pumuputok tayo mga idol. Kasi pag sa kabila natin siya linagay, dito mga idol, sa kabila, okay naman sana. Pero nakakasagabal siya dito sa ating bolt action ng ating unit. So, sa mga hindi naman bolt action, mas maganda dun sa kabila para itong left eye mo is nakikita mo pa rin yung target mo. Dito sa akin mga idol, pag ganyan, wala. So, mahirap. Pero okay lang kung saan kasanay mga idol. So, yun natin. So, hindi ko yan isusun mga idol. Tingnan nyo. Ayan. Buong-buo na siya mga idol. Buong-buo na yung nakikita niya. Ayan. Ayan, buong-buo na. So, papakita ko sa inyo mga idol. Lalagay ko dito kung kanong kalino yung kanyang kuha mga idol. So, stay tuned lang kayo. Pero kung napapansin nyo mga idol, saan na ba? Ayan. Wala pang zoom yan. So, i-zoom natin. Ayan. Lapit na mga idol. Oh. Ayan. So, pwede na natin siyang i-zoom. Ayan. Yung ano lang is, hindi ko makikita dito mga idol pag bumira tayo dito ng mga lagpas sa 170. So, mga 150 kaya ako pag makita siguro sa scope cam pero mga 170 pa. Pero hindi naman tayo puputok pag ganun mga idol. Okay. So, papakita ko sa inyo ngayon dito mga idol kung ano ang clarity o ano ang result mga idol dito sa kuha natin bagong lens. So, stay tuned lang mga idol at papakita ko na sa inyo. So, yan ang mga idol yung clarity natin. Yan. So, nasa hindi ko alam mga idol, mga 120, 150 yan. Zoom natin. Yan. So, nasa 14 times. Sigit lang, maglaw. Pag sinasagad na natin sa mga idol is nagbubloy na siya. So, siguro sa salamina natin yan talaga. Sa scope. Pero, kasi pag tinitingnan ko dito, ganun ito. Ayan. Ayan ang focus sa scope ko. So, ayan. Balik natin. So, ito mga idol is yung pinaka mababa niya ang magnification mga idol sa 4K and 60 frames per second. So, try natin yung iba mga idol. Ito naman yung sa 1080p 120 frames per second mga idol. So, hindi natin binago yung adjustment ng view or yung exposure something. Wala. So, as is lang yan mga idol. So, medyo madilim. Sa kalino mga idol. So, ito sa focus lang yan. Kasi sa mga distance ng mga wires or ayan. Ito naman mga idol is 720-240 frames per second. Ayan, ang kuha niya. So, dati na siyang naka-zoom talaga. So, ganyan na siya. So, hindi ko pa binabago yan mga idol. So, kailangan lang natin yung adjust yung focus. Ano? Tingnan nyo. Yung malapit yung gumaganda. Pag inagalaw natin yung focus. Yan.
So, yan. So, dito lang tayo siguro sa 1080. So, ito lang yung gagamitin natin lagi. 1080 na 120 frames per second. Gusto na gusto yan. Ganito. Ngayon. Dami na po. Kuwang-kuwa, buong-buo. Buong-buo, mga idol, sa ating... Wala nang adjustment sa scope, mga idol, kahit sa pag-edit. Oh. Buong-buo na yan. Hindi yan, hindi ko i-edit, mga idol. Yung ano. Kaso medyo lagi yung SD card yan, mga idol. SD card natin yan, na medyo lagi. Yan o, medyo lagi. Ayan, mga idol, yung kinukuha natin kanina. Oh. Ayan. Ayan po. Malayong linaw pa rin. So, yun lang mga idol. So, maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy niyong pagsuporta, mga idol. Kung narating naman itong video na ito, may 100. Thank you po ng marami. So, yun. Success po. So, kailangan lang natin i-try sa field yung ating nagawa o bagong lens natin. So, ito DIY lang to, mga idol. Tayong gumawa niyan. Yan. PVC. So, sa mga nagtatanong, ginawa lang po natin yan. So, nasolusyonan din natin yung clarity ng ating mga kuhang putok. Mga idol, kasi daming nagre-reklamo na masyado daw malabo yung ating kuha. Pero mga idol, kahit ganito yung ating camera o ganito yung kalino ngayon, mga idol, is nagbabase pa rin siya, mga idol, sa liwanag. Pag mahina, mga idol, yung araw, mga idol, nahihirapan ako hanapin yung tamang exposure or yung ISO ng ating camera, mga idol. Kaya hindi kasi ako ganun, mga idol, sa mga photography or something na ganun. So, sana po naiintindihan nyo. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang dito lang. Take care. God bless. Peace out.